Good day po. Ngayon, ibabahagi ko naman po sa inyo kung paano po kumuha ng mga skin palettes. Tapos po, ilalagay po natin sa ating PowerPoint. So, ang una nyo pong gagawin is mag-open po kayo ng Google Chrome browser. Yan. So, sa my Google search po. So, ngayon po, search na natin ay skin color palette. Oops, maling spelling pa. Yan. Tapos dito po tayo sa images. Yan. So, kung makikita nyo po, marami po kayo dyan pagpipilian. Yan, human skin tone set. So, eto na lang po yung pipiliin ko. Yan. Tapos po, ang gagawin ko is copy image ko lang. Tapos mag-open po ako ng PowerPoint. Yan. Tapos dito po, right-click. Tapos paste. So, ito na po yung nakuha kong color palette. Ngayon po, mamimili ka po dyan kung ano yung gagamitin mong colors. Yan yung mga vertical colors na yan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Ang gagamitin ko po is itong 3. Ngayon po, kukunin na po natin itong color na to para halimbawa may gagawin tayong PowerPoint presentation, ang color lang ng slides natin ay itong 4 na to. Para po magkaka-shade sila, magkaka-tone lang sila. So, ang gagawin po natin is, dito po sa picture format, tapos crop po muna natin. Yan, ang itira lang po natin yung gagamitin po nating palette. Ayan. So, meron na po tayo. Ngayon po, punta po tayo sa... Yan, sa insert tapos po sa shape. Yan, halimbawa po ito, square, nag-create ako. Tapos po, shape fill. Ngayon po, ang pinaka-importante pong gagamitin natin dito is itong eyedropper. So, itong eyedropper na po, ayan o, pick a fill color by clicking within the app window. To pick a color outside the app window, click and drag. So, dahil nandito naman po sa mismong PowerPoint natin yung colors na gagamitin natin, okay na po yan. So, click lang yung eyedropper, tapos click po natin ito. So, kung makikita nyo, meron pong box. Ayan, so... Ayan po yung parang pinaka-preview ng color na makukuha po natin. So, click lang natin yan. Yan. So, napunta na po dito. Kapag in-open po ulit natin itong shape fill, nandito na po sa recent colors yon. Kaya hindi na po natin ulit gagawin yung eyedropper tapos i-select po natin yung first na color. So, ngayon po, gagawin po natin yung process na yun hanggang sa makapi na po natin itong 4 na colors na to. So, eyedropper po ulit, then itong next naman. Yan. Tapos, shape fill po ulit, eyedropper, then yung third color. Then, shape fill, eyedropper, fourth color. Ayan. So, okay na. Nandito na po sa recent colors natin. So, try natin. Ayan. Tapos, Ctrl-C ko lang, tapos Ctrl-V. Tapos, shape fill. So, itong second color naman. Ctrl-C, Ctrl-V. Tapos, ito naman pong third color. Tapos, Ctrl-V na lang. Tapos, shape fill po ulit. Tapos, itong last color. So, yan. Ganun lang po kadali para po makuha natin yung mga skin colors na gusto po nating ilagay. O kaya kahit nga hindi po skin, kahit po dito sa mismong presentation natin, para yung slides natin maglalaro lang po sa ganitong mga kulay para po maganda tingnan. Ayun lang po at maraming salamat!